Napakaraming mga nag-iisip ngayon tungkol sa mga yumao at hindi naman masamang isipin. Mabuti nga kung maalala natin na lahat tayo ay meron ding appointment with death. Ang atin ngayong pag-aaral, pinamagatan natin, multo. Ama naming Diyos, salamat sapagkat kayo po ay mabuti, kayo'y Diyos dito, kayo'y Diyos sa kabilang buhay, kayo'y Diyos namin, anuman ang mangyari sa amin. Sa aming pagbubulay-bulay ng buhay at kamatayan, turuan niyo po kami ng mahalagang leksyon. Ngayon, Panginoon, sa aming paglapit sa inyo, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Gawin niyo kaming karapat-dapat, hindi dahil kami matuwid, kundi dahil kami pinapatawad niyo, hinuhugasan, at pinagiging dapat, alang-alang sa inyong anak na si Jesus. Turuan niyo po kami, payapain niyo po ang aming puso, at kami, Panginoon, magkaroon ng mga ginintoang aral mula sa karanasan ng napakaraming taong nabuhay at sumakabilang buhay. Kayo po ang siyang maging tagapagsalita, kayo po ang siyang magbigay sa amin ng pagpapala, pagliliwanag, at nawa, Panginoon, ilalayo niyo kami sa mga masasamang tao at masasamang espiritu, papagliwanagin niyo po ang aming pangunawa sa maraming hiwaga ng buhay. Be our speaker, Father. We ask you to bless your people, glorify only your name. In the name of Jesus, your Son, our Lord. Amen. Let's take a second look at so-called ghosts and returnees in the Bible. This was not an unusual idea, even among people in Bible times, that dead people were raised to life, that dead people returned from the grave, from death itself. In fact, the Lord Jesus Himself was mistaken for a ghost. Napakarami po mga pagkakataon sa Biblia na napakaraming mga yumao pero bumalik, pinabalik, at sa kapangyarihan ng Diyos ay nabuhay na muli. Pati po ang mga disciples ay nabuhay sila na may konsepto sila ng multo. Ang Panginoong Jesus, napagkamalan ngang multo eh. Matthew 14:26, "When the disciples saw Him walking on the lake, they were terrified. 'It's a ghost,' they said, and cried out in fear." So buhay sa kanila yung diwa ng ganung mga ideya, kaya natakot sila nung makita nila ang Panginoong naglalakad sa tubig. Now, let's take a look at a five-star multo, si Samuel, ang propeta ni si Samuel who returned from the dead. Ano po ang background ng kwento? Si Saul ay hari, pero nawala na ang pabor sa kanya ng Diyos, at si Samuel naman na propeta nung kanyang panahon ay sumakabilang buhay na rin. At nagkaroon si Saul ng isang napakalaking problema. Meron siyang gera at mukhang matatalo. Kailangan niya ng guidance. Ayaw sagutin ng Diyos ang kanyang dalangin at wala na si Samuel. So ang ginawa niya, naghanap sila ng babaeng nakakatawag daw at nakikipag-usap sa mga espiritu ng patay na. At gustong ipatawag nitong si Saul ang espiritu ni Samuel para hingan niya ng payo. 1 Samuel 28:11 to 14. "Then the woman asked, 'Whom shall I bring up for you?' 'Bring up Samuel,' he said. 'When the woman saw Samuel, she cried out at the top of her voice.'" Sabi, sino ba ang tatawagin natin? Sabi, si Samuel, tawagin mo ang kanyang kaluluwa. At nung makita nitong babaeng ito, nitong medium na ito, si Samuel na lumalabas mula sa lupa, siya ay napatili. Siya man, nasanay sa ganito, ay inatake ng takot. But you know, Samuel was a most unhelpful ghost. Hindi naman siya tumulong. Sabi niya, eh kung ayaw ka nang sagutin ng Diyos, ba't akong tatanungin mo? Eh hindi naman ko naman kita sasagutin kung hindi ka sinasagot ng Diyos. So baliwala. Alam mo ang nangyayari, sabi sa preyo, dahil may problema ka, hindi ka sumunod sa Diyos nung araw, at sinabi na ng Diyos, ito magiging parusa mo. Babawiin sa iyong kaharian. At sabi ganon, tutal, gusto mong malaman ang mangyayari, bukas, sasama ka na sa akin. Mamamatay ka na rin bukas, sampo ng iyong mga anak. Lalo lang natakot tuloy itong si Saul. At nangyari nga yun. Namatay siya kinabukasan kasama ni Jonathan at ng iba pa niyang mga anak. Sabi sa kanya ni Samuel, "Why disturb me like this? Ba't mo ako ginagambala? Nananahimik na ako, retired na ako. No? Tinatawag pa uli ako for active duty." So wala siyang napalang maganda, lalo lang siyang natakot, sa katunayan siya ay nahimatay. There was another case, the son of the widow, the woman who fed Elijah. Nagugutom si Elijah, pinakain siya ng widow, pagkatapos yung widow na ito may anak na namatay, eto ang nangyari. 1 Kings 17:20-22. "Then he cried out to the Lord," meaning Elijah the prophet,
O Lord my God, have you brought tragedy also upon this woman whom I'm staying with by causing her son to die? Then he stretched himself out on the body 3 times and cried to the Lord, O Lord my God, let this boy's life return to him. The Lord heard Elijah's cry, and the boy's life returned to him, and he lived. So isa siyang returnee. Natitaw natin mga bumalik. Nung namatay na yung kaisa-isang anak ng babaeng ito na nagpakain sa propeta, idinalangin ang propeta sa Diyos. Sabi nga noon, kawawa naman ang babaeng ito. At dininig ng Diyos ang panalangin niya, bumalik yung espiritu doon sa bata, tumayo, nabuhay muli, a returnee. What about the son of the Shunammite woman who was very good to another prophet, Elisha? Tuwing pupunta si Elisha sa kanilang baryo, pinapakain ang babaeng ito at naisipin pa niya, ipagpagawa nga natin ang kwarto, lagyan natin ang mga muebles para pag nandito siya, meron siyang ginhawa. Pero wala siyang anak. Napakatanda na niya, wala pa siyang anak. At sabi ni Elisha, magkakaroon ka ng anak sa isa. Next year, same time next year, meron ka ng kalong-kalong na anak. At sabi ng babae, huwag niyo akong paasahin. Ginawan ko kayo ng mabuti, hindi ako humihingi ng kapalit, huwag niyo akong paasahin. Pero natupad, nagkaanak ito, at subalit, nung mga ang bata ay about 9, 10 years old, biglang namatay. Anong nangyari? Ipinatawag ng babae ang propeta, sinundo niya. Sabi, binigyan mo ko ng anak, pagkatapos mamamatay lang pala. 2 Kings 4, 32-37, when Elisha reached the house, there was the boy lying dead on his couch. He went in, shut the door on the two of them, and prayed to the Lord. Then he got on the bed and lay upon the boy. The boy sneezed 7 times and opened his eyes. He said, take your son. Isa na namang binatilyo ang nabalik sa buhay sa ministration ng propeta, another returnee. Nung tinatawag nating transfiguration ng Panginoong Jesus, nung dinala niya si Peter, James, and John sa bundok, at biglang na iba ang kanyang anyo, naging para siyang kidlat sa liwanag, kumikinang, nakakasilaw, sinong biglang sumamang nagkaroon ng appearance? Moses and Elijah. 1,000 taon na namatay si Moses noon, samantalang si Elijah naman ay hindi malaman kung namatay, dahil siya ay kinuha ng Panginoon. Iniakyat siya sa langit na nakasakay sa nag-aapoy na karwahe. Hindi malaman ng tao ano naman nangyari, namatay ba siya o talagang buhay na dinala sa langit. Pero heto, biglang nagpakita kay Peter, James, and John, tatlo pa sila. Takot na matindi ang inabot ng tatlo at hindi malaman kung anong iisipin. Matthew 17:3, just then there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. Moses died, Elijah was taken up. So pareho sila ngayon na by the standards of the time, matatawag mong multo. Kasi hindi totoong katawan yung suot nila, hindi yung flesh. Si Lazarus, kaibigan ng Panginoong Jesus, 3 araw ng patay. Mabaho na ang bangkay, pero tinawag ng Panginoon at binuhay. John 11, 43-44, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. So may tali pa siya sa baba na gano'n, nakatali hanggang ulo kasi para huwag ngumanga yung bangkay, tinatalian, ano? Kumisang at namamatay ka pang dilat, nilalagyan ng pera yung mata mo para hindi ka nakadilat sa mga tumitingin sa'yo. So, nakakatakot ang itsura. Nakabalot pa siya ng mga strips of linen, parang mummy. Tapos biglang lumabas dun sa kanyang buntod. Yung babae, dalagita, na namatay din, sinundo ng tatay si Jesus para bigyan niya ng kalinga yung bata, eh namatay. Luke 8, 53-55, nung sinabi ng Panginoong, hindi siya patay. They laughed at him, knowing that she was dead. But he took her by the hand and said, my child, get up. Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat, another returnee. The Lord himself is the highest example of somebody being resurrected. But the Lord was unique. He was not a returnee. Yung mga returnee, namatay, binuhay, pero namatay uli. Hindi rin siya multo dahil siya ay kumakain, nahihipo ang kanyang katawan, pero nakakalampas naman siya sa mga nakasarang pader at mga pinto. Nakakapasok siya sa mga nakalak na bahay
ibang-iba siya. At sinabi naman talaga sa Bible, he's the firstborn among the dead. Na ang kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoon ang modelo ng mangyayaring pagkabuhay na muli ng lahat ng nananalig sa Kanya. Na mabubuhay muli ang nananalig kay Jesus hindi bilang multo, kundi wearing glorified bodies. Tulad niya, may identity pero hindi hangin, hindi multo. What about the holy men? Those prophets and great patriarchs of the Old Testament who were buried around Jerusalem, nang ang Panginoong Jesus ay namatay sa bundok ng Kalbaryo, nakalugang lupa, lumindol ng grabing lindol, nahati ang malaking-malaking kurtina sa templo, at anong nangyari sa Matthew 27:52-53? The tombs broke open and the bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs, and after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many people. Hindi lang isang pangkat ng mga taong namatay ng matagal na, nabuksan ang mga kanila mga libingan at sila'y pumunta sa loob ng lungsod upang magpakita sa napakaraming mga tao. Hindi binanggit sa atin kung dumating sila na may katawan o parang espiritu rin o parang apparition, pero ang mahalaga, nagbalikan sila. To give emphasis na nung namatay si Jesus, naging tiyak, naging sure yung pagkabuhay ng lahat ng nananalig sa Kanya. Ipinakita talagang ubod ng linaw yon. Si Eutychus, nagsermon si Paul magdamag, nakaupo itong Eutychus sa bintana, sa haba ng sermon inantok, nakatulog, nahulog sa bintana, patay. Death. Rehimik na ako. Kita nyo yung mga nasa piling na ng Panginoon, ayaw nang bumalik. Kahit gano'n natin kamahal yung mga nasa lupa, malilimot natin lahat yun pagka tayo nasa piling na ng Panginoon. Kaya ang pag-alala sa mga nasa lupa habang nandito din tayo. Kasi pagka nando ka na sa kabila, maiiba ka na. What are some of the urgent lessons? The very obvious, avoid hell at all costs. Mula simula hanggang dulo, ang Biblia, tad-tad ng pagtuturo tungkol dito. Iwasan ito. Ibayad ang lahat. Huwag lang mapunta dyan. Huwag yung magkaroon lang ng konting barya, konting ligaya, konting aliw, kahit mapunta na sa impyerno. Baligtad. Hindi lang yun, mga kapatid. Prevent your loved ones from going there. At yan ang lesson mula doon sa rich man. Hindi na niya hiningi at ipinakiusap na siya ay ma-exempt. Nandun na siya eh. Ang gusto na niya, mahal niya sa buhay, huwag mapunta ron. Mga kapatid, taon-taon, meron tayong mga All Souls Day, All Saints Day. Marami sa atin, nag-uuwian sa mga probinsya, nagpupunta sa mga sementeryo. Pero pag-uwi niyo ba, may bit-bit man lang kayong kaluluwa na madadala sa paanan ng Panginoon. Kasi kung pupunta ka lang doon, makikipagkwentuhan. Pupunta ka lang doon, pakitaan kayo ng cellphone, kung aling cellphone ang may bread toaster sa loob, no? Kung anong mga payabangan ng mga magkakamag-anak, etc., etc. Prevent your loved ones from going to the place where the rich man went. Alam natin ang paraan, dadali natin ang Panginoong Jesus, ituturo natin ang daan, ang kaligtasan, tanggapin si Jesus sa Panginoon at tagapagligtas, pagsisihan ng mga kasalanan at magbagong buhay. Yun ang dapat dala-dala natin. At pagkadala natin yon, kahit absent kayo sa ating worship, pero umuwi kayo sa mga probinsya nyo, magandang mission yon, pwedeng gawin. Pero kung wala naman tayong sense of mission for the lost, it's a tradition that just keeps on and on, year after year, paulit-ulit, walang nangyayari. Bakit? Romans 10:17, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. So, faith saves. But where does faith come? From hearing. At sabi, how are they going to hear without a messenger? So, ang mahalaga nating mission, mga kapatid, is to preach the gospel. Hindi kailangang radyo, tape, libro, ibang tao. Dapat tayo, lahat pwede mag-preach. Kahit sign language, if that is your language, preach the gospel. Teach salvation. Guide people unto eternal life. Invite them
to become children of God, believing in the Lord Jesus as Savior and Lord. In other words, win souls. Sa All Souls Day, do ever win one single soul. And remember to focus on the soul of the living. Wala ka na magagawa do sa soul of the dead. Because Hebrews 9:27, after death comes judgment. Pagkamatay mo, may assignment ka na agad. Wala nang ibahan yan. Kita nyo yung rich man, hindi na niya maiba kalagayan. Si Lazarus, hindi na rin maiba. Ang mahalaga habang buhay ka, magpasya ka kung saan mo gustong pumunta. The decision is in your hand. At kung nakapagpasya na tayo, tinanggap na natin ang Panginoon na tagapagligtas, dapat turuan natin lahat ng mahal natin sa buhay na gumawa ng ganun ding pasya. How do we do that? We cannot do that for them. They have to decide. But we can make it easy for them to decide by preaching the gospel clearly, lovingly, in a non-offensive, non-judgmental way. Everybody is a missionary. Every heart that doesn't have Christ is a mission-filled. And every heart that has Christ is a missionary. Dapat marunong tayo mag-share niyan. Focus on the soul of the living. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians 9:16, woe to me if I do not preach the gospel. Sumpain ako, sobrang kawawa ako kung hindi ko ituturo ang kaligtasan. Ano pa po ang isang urgent lesson sa mga kasaysayan na ito na ating tinungayan? To those of you who are heaven-bound, alam niyong ligtas kayo, tinanggap niyo ng Panginoon, naghihintay na lang tayong gumraduate from this level to the next, what do you do with life? Gather as much heavenly wealth as possible. And you do this by winning souls and by doing good, by being godly. Sabi ng Panginoong Jesus, busy-busy kayo sa paggawa ng pera, busy-busy kayo sa pag-iimpok, pag-iingat, pagpaparami ng pera, Matthew 6:20, itong dapat niyong gawin, store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Hindi masama magpayaman, kumita, maghanap buhay, magparami. Pero sabi niya, huwag niyong kakalimutan yung higit na mainam at talagang lalong mabuti, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat yung kayamanan sa langit, hindi pwedeng nakawin ng sinuman, hindi yan naluluma, hindi yan nagde-depreciate, hindi yan nagde-devalue, eternal yan. Eh bakit kailangan isipin natin yun ngayon? Because it is only here, now, in this life, that we have the opportunity to gather for ourselves treasures in heaven. Number one goal is to be saved, to stop our descent to hell. And number two is to go back to the image that was lost in the Garden of Eden, to go back to godliness, to change from glory to glory, to change internally and become more and more and more like Jesus every day, and then to do good works. Because Jesus said, if you love me, you will do what I have been doing. What is the true meaning of a Christian? A person who accepted Jesus as Savior and Lord and now dedicates his or her life to doing the works of Jesus. Yun ang Kristiyano talaga. John 9:4, sabi ng Panginoong Jesus, as long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work. And when is that night? When your body dies. Sabi, habang araw, gawin pa natin, maliwanag pa, lahat ng gagawin, gawin. Pagdating ng gabi, wala nang makakakilos. Alam niya naman nung araw, walang kuryente, walang ganyan. So paggabi, talagang tulugan na lahat. Wala nang pwedeng gawin. So dun sa ganung pag-unawa ng gabi, natin unawain yung verse. Darating ang panahon, sabi niya, hindi ka na pwedeng maglingkod. So kung nagkakapaglingkod ka ngayon, maglingkod ka na. Darating ang panahon, hindi mo na pwedeng dalhin yung kaluluwa ng nanay mo, kapatid mo, pinsan mo, mahal mo sa buhay sa Diyos kasi namatay na siya. Paano mo padadalhin? O ikaw pala yung namatay, hindi mo na rin siya madadala. Hambang buhay ka at buhay siya, gawin mo na. Hindi pwede dumadaan na isang araw, isang linggo, isang buwan, wala kang nadadalang kaluluwa sa Panginoon. Kasi ang pagpupunta naman, masisave ka o hindi, hindi naman sinabing umaten ka ba sa day by day, hindi naman yun ang tatanong eh. Hindi naman itatanong, lagi ka bang umaten? Hindi pa rin yun. Lagi ka bang nagdo-donate? Hindi pa rin yun. Bagamat lahat yan mahalaga para gawin ang gawain ng Panginoon. Pero ang itatanong,
tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Sa isang malinaw na malinaw, malinis na paraan. Kasi yung mga iba, padaplis-daplis. O siyempre, si Jesus, tagapagligtas siya eh. So, sino pa tagapagligtas niyo? Siyempre, si Jesus. At saka si ganito, at saka si... Marami pala, magulo. Hindi malinaw ang pagkakaintindi. Daplis-daplis. Dapat bullseye, clear. Pag sinabi mo, pag namatay po kayo, saan kayo pupunta? Pag sinabi naman ng kausap mo, ay sa langit. Bakit nyo nalaman? Eh kasi gumagawa naman ako ng mabuti. Aba, hindi yon. Eh kasi Kristiyano naman ako, member ako ng Christian Church. Aba, hindi yon. Hindi nadadaan sa membership. Pag sinabing, kasi maliligtas ako dahil ako'y makasalanan, dapat ako pumunta sa impyerno, pero si Jesus namatay para sa akin, yung kamatayan niya, pag pinaniwalaan ko na makapagliligtas sa akin, tinanggap ko si Jesus sa Panginoon tagapagligtas, yung kabanalan niya lumipat sa akin, yung kasalanan ko lumipat sa kanya, kaya nga siya napako sa krus, at ngayon nabubuhay ako para maging kamukha ni Kristo sa aking pamumuhay, Kristiyano ako, alam ko, pupunta ako kay Kristo pag namatay ako, dapat malinaw. Hindi yung, eh kasi, malaki ang Bible ko. Eh kasi, conservative kami. Eh kasi, kung ano-ano, nabinyagan ako noon. Kahit ka pa mag-swimming araw-araw at kalunod-lunod sa binyagan. Pagka hindi mo naiintindihan na tinanggap mo pala si Jesus, wala yun. Tayo mga kapatid, meron tayo ditong salvation classes. Anim na klase yun para kagumraduate sa basic salvation. Ewan ko kung gaano karami na sa inyo umattend. Sana'y hindi umaattend dahil alam na alam nyo na. At kung alam nyo na, magturo kayo. Alam nyo pala eh. Diba? Dapat kayo maging faculty. Kasi salvation's all important. It is everything. Everything else, icing lang yan. Pero pag namatay ka, yun ang mahalaga eh. Saan ka pupunta? Importante yan. Huwag nyong papabayaan ang mga mahal nyo sa buhay. Habang sila'y nandyan at habang kayo nandyan, huwag tayong tumigil. At pag daw humarap na tayo sa Panginoong Diyos, sa Matthew 25, 36 to 34 to 36 and 40, then the king will say to those on his right, come you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. The king will reply, then magtatanong sa kanya mga tao, kailan naman po nangyari sa inyo yan? Hindi naman namin natatandaan naman na binisita namin kayo, pinakain namin kayo, dinamitan namin kayo. Then the king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did it for me. Nakalista ang malilinaw na gawain na may gantimpala sa Diyos. Pagtulong sa mga mahihirap, sa mga kapuspalad, dumamay sa mga nakukulong. Kasi lalo nung araw, mga kapatid, marami pong nakukulong, innocent. Hindi lang maka-afford ng mahusay na abogado. Siguro yung grade ng abogado nila noon, 75. No? Kaya kahit sila innocent, naging guilty. O kaya yung mga huwes na suhulan, kaya sa Panginoon, napakahalaga yung pumupunta ka sa prisoners. Up to now, maraming mga inosente, natalo lang yung kaso. Wala pang hatol na bubulok na sa kulungan kasi walang pampiyansa. All along, laging ipinapakita ng Panginoon, tulungan niyo yung mga kapuspalad, yung hindi kayang tumulong sa sarili nila, yung mga kawawa. Yan ang pure religion. Pag ginawa niyo yan, sabi niya, welcome, hayaan ang kahariang hinanda sa inyo bago pa man kayo sinilang. Enjoyin niyo habang panahon, sapagkat naging mabuti kayo sa akin. At sasabihin ng mga tao, kailan naman kami naging mabuti sa inyo, O Diyos? Kailan kayo nangailangan ng tulong? Sabi niya, lahat ng tinulungan niyo, inaari kong ako yun. Napakahalaga, anong ginagawa natin sa buhay natin? May mga tradisyon tayo na observation, inaalala yung mga patay, pero naalala ba natin talaga yung kahulugan ng alalahanin yun? Hindi sapat magdala ka ng bulaklak o magtiri ka ng kandila. Ang mahalaga, ikaw mismo nakakataya ka na pagdahiga ka doon, katawan mo lang yun nandun, yung espiritu mo nasa Panginoon. At lahat ng mga kamag-anak mong nagtitipon-tipon doon, lahat din sila, kung sa kanilang mangyari yan, sila man pupunta sa piling ng Diyos. Yan ang mission natin. Kailangan hindi ka lang masave, kailangan meron ka rin premyo. Tinuturo yan sa Biblia. 1 Corinthians 9:25, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever.
Sabi nitong si Pablo, yung mga athletes na yan, hirap na hirap sa training. Ano naman ang napala nila pag nanalo sila sa takbuhan? Anong napala nila pag nanalo sila sa pagbuhat ng mga mabibigat, sa pagtalon, sa paglangoy, ano? Mga kuroa ng dahon, yung laurel, yung nasa adobo, nasa paksiw na pata, yung mga dahon na laurel na kakabit-kabit dyan. Yun sabi, ang hirap nilang ginagawa para lang magkaroon ng corona na bukas lantana. Pero tayo, sabi ko nun, ang ginagawa nating hirap paglilingkod, corona na hindi maluluma. Corona na nandun habang panahon. Sabi ko nun, walang sayang sa paglilingkod sa Diyos. Lahat yan alam ng Diyos. Walang sayang sa ating mga pagtitimpi at pagtitiis na huwag gawin ng mali. Walang sayang sa pagsasakripisyo na gawin yung tama. Walang sayang sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Eh kung tayo nagpapakapagod para magkaroon ng mga award, lalo ngayon yung mga award, tatlong araw pa lang may kalawang na. Kahit anong trophy pa yan, di ba? Kahit anong mga magagandang mga medalya, hindi mo naman maisangla. Sabi ko, nagpapakahirap ka para maging ganyan. Anong dapat mong gawin para magkaroon ka nung hindi nasisira na corona, na award, na medalya ng Diyos? So bakit pa tayo nabubuhay matapos tayong maligtas? To get, to earn, and to run for your eternal crowns. Bawat araw may pagkakataon tayo, but night will come when you can no longer work. Minsan dumadating sa atin na masagana ka ngayon pero next week hindi na. So habang masagana ka, dapat mapagbigay ka na. Meron ka ng itinanim sa ubasan ng Diyos. Malakas ka, maglingkod ka na kasi hindi laging malakas ang tao. Kahit naman mananampalataya ko minsan, napaparalyze. Kahit mananampalataya, nagkakaroon ng karamdaman. Huwag sayangin ang bawat oras na may lakas. To win souls, to do good, and to purify our own hearts. Ano pa po ang isang urgent lesson to learn from all of those people that went back from the dead? That death need not be feared. Or if you like to modify it a little bit, death need not be feared so much. Kaya hinahamon sa 1 Corinthians 5:21, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Kung ang dating kamatayan na kinakatakutang hindi natin maiwasan lahat, ang siyang magiging pinto pala para pumasok na tayo doon sa buhay na walang hanggan. Sabi, ano ngayon ang nakakatakot tungkol sa kamatayan? Siyempre, hindi nakakatakot if the believer won't have to go to hell. But if you're going to go to hell, nakakatakot talaga yan dahil wala nang balikan eh. One way. Kaya hindi tayo dapat natatahimik na hindi tayo nagdadala ng mga kaluluwa. Mabuti pa yung mga bagong-bagong mga mananampalataya. Ang init sa pananampalataya, lagi nagsusoul winning. After 6 months, 2 years, lalo 5 years, 10 years na, nako. Hindi mo na mahalata na mananampalataya. Wala nang init ng paglilingkod. Kaya dapat laging nire-renew. That you have to renew your relationship with God day by day. Importante yon. Philippians 1:21, for me, to live is Christ, therefore to die is gain. Think of death as graduation from suffering, and think of it as your entry into the awarding hall, so that all the good things you have done in the name of the Lord might be credited in eternity. But live for Christ first. Let Christ live in you. And what's important, brothers and sisters, to let Christ live through you. Makausap ni Kristo yung gusto niyang kausapin sa pamamagitan ng iyong bibig. Masabi niya yung gusto niyang sabihin sa pamamagitan ng iyong pananalita. Mapaglingkuran niya yung gusto niyang paglingkuran sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Mapuntahan ni Jesus yung dapat niyang puntahan para balitaan ang magandang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga paa at paglalakbay. Let Christ not only live in you, but also live through you. Kaya, nung matanda na itong si Paul at siya'y mamamatay na, Philippians 1:23, nagdadalawang loob. Sabi niya, I'm torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Pero sabi niya, kung nagdadalawang loob lang ako, eh gusto ko pa rin humaba ang buhay ko dito sa lupa para maturuan ko pa kayo. Para maging kapakipakinabang pa ako sa inyo. Sabi, kaya lang ayoko pang umalis dahil tuturuan ko pa kayo eh. Pero ang totoo, mas gusto ko nang umalis. Ang hirap yung mga kasama. Di ba? Mga Kristiyano ba, masarap kasama at madali? Naku, hindi rin lagi ah. Maraming gulo, maraming intriga.
ang daming doctrinal quarrels. Sabi ni Paul, kung maaari lang iwan ko na kayo at magpunta na ako kay Jesus. Pero hindi eh, may mission pa ako. So, ayaw ko man, gugustuhin ko na rin na nandito muna ako for the sake of the mission. That is sacrifice. Bihira naman na masarap yung paglilingkod sa Diyos eh. Laging may kasamang tinik, bagamat magandang rosas yan, may tinik kasama. So you take the thorns as well as the roses. Sa buhay na walang hanggan, doon sa eternity, anong mangyayari? Sa Revelation 21:4, malinaw na ipinapangako, God will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Wala na daw lungkot, wala nang pait, wala nang sakit, sapagkat maiiba na ang lahat. So, the best is yet to come. If you're having a great life as a Christian, if you're having a nice life, just as a person, enjoy it. Do good, but reserve the best for last. Because the best is yet to come. So learn from the so-called ghosts. Learn from the message of the people who returned from death, either in the flesh as returnee or in spirit as ghost. Matuto, huwag malito sa mga multo. Pag sinabi nating, hindi ka bang umaayo, but night will come when you can no longer work. Minsan dumadating sa atin na masagana ka ngayon, pero next week hindi na. So habang masagana ka, dapat mapagbigay ka na. Meron ka ng itinanim sa ubasan ng Diyos. Malakas ka, maglingkod ka na, kasi hindi laging malakas ang tao. Kahit naman mananampalataya ko minsan, napaparalyze. Kahit mananampalataya, nagkakaroon ng karamdaman, huwag sayangin ang bawat oras na may lakas. To win souls, to do good, and to purify our own hearts. Ano pa po ang isang urgent lesson to learn from all of those people that went back from the dead? That death need not be feared. Or if you like to modify it a little bit, death need not be feared so much. Kaya hinahamon sa 1 Corinthians 5:21, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Kung ang dating kamatayan na kinakatakutang hindi natin maiwasan lahat, ang siyang magiging pinto pala para pumasok na tayo doon sa buhay na walang hanggan, sabi, eh, ano ngayon ang nakakatakot tungkol sa kamatayan? Siyempre, hindi nakakatakot if the believer won't have to go to hell. But if you're going to go to hell, nakakatakot talaga yan dahil wala nang balikan eh. One way. Kaya hindi tayo dapat natatahimik na hindi tayo nagdadala ng mga kaluluwa. Mabuti pa yung mga bagong-bagong mga mananampalataya. Ang init sa pananampalataya, lagi nagsusoul winning. After 6 months, 2 years, lalo 5 years, 10 years na, nako. Hindi mo na mahalata na mananampalataya. Wala nang init ng paglilingkod. Kaya dapat laging nire-renew. That you have to renew your relationship with God day by day. Importante yon. Philippians 1:21, for me, to live is Christ, therefore to die is gain. Think of death as graduation from suffering, and think of it as your entry into the awarding hall, so that all the good things you have done in the name of the Lord might be credited in eternity. But live for Christ first. Let Christ live in you. And what's important, brothers and sisters, to let Christ live through you. Makausap ni Kristo yung gusto niyang kausapin sa pamamagitan ng iyong bibig. Masabi niya yung gusto niyang sabihin sa pamamagitan ng iyong pananalita. Mapaglingkuran niya yung gusto niyang paglingkuran sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Mapuntahan ni Jesus yung dapat niyang puntahan para balitaan ang magandang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga paa at paglalakbay. Let Christ not only live in you, but also live through you. Kaya, nung matanda na itong si Paul at siya'y mamamatay na, Philippians 1:23, nagdadalawang loob. Sabi niya, I'm torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Pero sabi niya, kung nagdadalawang loob lang ako, eh gusto ko pa rin humaba ang buhay ko dito sa lupa para maturuan ko pa kayo. Para maging kapakipakinabang pa ako sa inyo. Sabi, kaya lang ayoko pang umalis dahil tuturuan ko pa kayo eh. Pero ang totoo, mas gusto ko nang umalis. Ang hirap yung mga kasama. Di ba? Mga Kristiyano ba, masarap kasama at madali? Naku, hindi rin lagi ah. Maraming gulo, maraming intriga, ang daming doctrinal quarrels. Sabi ni Paul, kung maaari lang iwan ko na kayo at magpunta na ako kay Jesus. Pero hindi eh, may mission pa ako. So,
ayaw ko man, gugustuhin ko na rin na nandito muna ako for the sake of the mission. That is sacrifice. Bihira naman na masarap yung paglilingkod sa Diyos eh. Laging may kasamang tinik. Bagamat magandang rosas yan, may tinik kasama. So you take the thorns as well as the roses. Sa buhay na walang hanggan, doon sa eternity, anong mangyayari? Sa Revelation 21:4, malinaw na ipinapangako, God will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Wala na daw lungkot, wala nang pait, wala nang sakit, sapagkat maiiba na ang lahat. So, the best is yet to come. If you're having a great life as a Christian, if you're having a nice life, just as a person, enjoy it. Do good, but reserve the best for last. Because the best is yet to come. So learn from the so-called ghosts. Learn from the message of the people who returned from death, either in the flesh as returnee or in spirit as ghost. Matuto, huwag malito sa mga multo. Pag sinabi nating multo, dapat huwag kang matakot. Sabi mo, wow, multo. Di ba? At least, meron kang assurance na meron talagang buhay sa kabila. Kasi ang tanong ng iba, talagang nga bang meron? Ngayon, pag may nagpakita sa'yo, di nakatiyak ka na. Nakatiyak ka, sumaya ka. No? Hindi ka dapat matakot. Wala namang magagawa sa'yo yung mga yan nang walang permiso ang Diyos. No? Wala naman silang pwedeng gawin. Eh, kung nakaganon sa'yo, eh ano ngayon? Kahit maghapon siyang nakaganon. Ah. Ano bang nangyayari sa'yo? Di ganonin mo rin. Baka siya pa matakot sa'yo. Diba? Ang mga tao, dapat wala na tayong takot sa ganyang mga bagay because we know who is in us. Greater is He who is in you than He who is in the world. Walang nakakatakot pagka ang Panginoon nasa puso natin. Ama naming Diyos, salamat sapagkat napakaraming saksi nagpatotoo na meron ang buhay doon sa kabila. So alam namin na ganun din ang mangyayari sa amin pag gumraduate kami from this life. Turuan niyo kami, Lord, to love life, but not to love it too much to the point that we don't even want to be with you. Teach us, Lord, to love every element of life because it comes from you, but teach us to love you more and to love your work more than the pleasures of this world. Bigyan niyo po kami ng balancing pananaw, magkaroon kami ng masarap, maganda, enjoyable na buhay, pero punong-puno rin ng paglilingkod, ng pagtitiis kung kailangan, ng pagpapakasakit, ng pagpaparaya, ng pagbibigay sa aming kapwa. Para nang sa ganon, hindi masugatan ang aming espiritu na siyang ihaharap namin sa inyo. Teach us, Lord, to learn from these many returnees and ghosts and to be peaceful and happy in the truth that you are death over, that you are God over death, that you are God over life, you're always God, and that you, God, are our friend, our Father, our Savior. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. At nais ko isipin nyo, baka may mga taong mga mahal nyo sa buhay, hindi pa nyo nasesyera ng salvation. Kailangan samantalahin ang pagkakataon habang nakakarinig pa sila o nakakapagsalita pa tayo. At lahat ng gagawin natin, ipaglingkod dati sa Panginoon na hindi nalilimot na mayroon tayong mga kasiyahan na dapat lasapin dahil regalo yun ng Diyos, pero huwag makalimot na maglingkod. Magpakasakit kung kailangan. Ama namin, kausapin nyo po kaming lahat. Magkaroon kami ng maraming pakinabang mula sa mga kwento na ito ng mga taong namatay at nabuhay na muli. Let's be with God in some moments of silent prayer.